Merong, sir, pwede, meron ba kayong mga kwento dyan na may nakaaway kayo? Kahit di naman yung may napatay ka, pero kahit yung nakaaway, ano yung rason talagang hindi lang sila sumunod sa usapan, sa boundary nila, ganun? Merong isa actually. There was this time na actually during dito na nagtatrabaho na ako as, you know, I used to work as doon nga sa soft drinks company. May kinainan kami na isang karinderya. Eh, ugali ko yan eh. Ugali ko talaga yan na bago kumain, kahit nasa anong ulam, may kalamansi akong dala sa bulsa ko. Okay. So the moment na pinatakan ko yung dinuguan ng ano, ng kalamansi, nagtaka ngayon tong servidora. Sir, kinakalamansian mo yung dinuguan. Sabi ko, wala lang, gusto ko lang yung lasa. Reasoning na lang yun, reason na lang. Oo, oo. Pero ito nangyari. Pagpiga ko nung kalamansi, automatic yung kulay itim na dugo, di ba usually kulay itim siya, tunay, di ba? Naging pula. Mm-hmm. Tapos pag nung pumula, hinalo ko, nakita ko yung hilaw na lamang loob. Sabi ko, hindi lamang loob ng baboy ito, hindi lamang loob. Although tantad na siya, pero kilala ko kasi ang lamang loob ng tao sa lamang loob ng baboy. Mm-hmm. Pati yung amoy, hindi na maganda yung amoy, hindi maganda yung amoy. As in, parang naging hilaw ulit siya. Uh-oh. So syempre, ito na, kinumpronta ko ngayon. Sabi ko, miss, andyan po ba yung may-ari ng karinderya? Inintay ko muna syempre na walang ibang makakarinig, walang ibang ano, kasi nakakahiya din sa side nila, although ganun sila, pero nirespeto ko rin naman, may respeto pa din ako sa kanila. Sinabi ko, nung pumunta yung ano, sir, bakit may reklamo po pa? Hindi ito makatingin, tong taong to hindi ito makatingin sa akin. Hindi ko na siya papangalanan. Hindi ko na siya papangalanan para na rin sa ano, hindi na siya ano, ng mga tao doon kasi hanggang ngayon nandun pa yung karinderya na yun. Sir, ano ba? May problema po ba sa luto natin? May ano po ba dyan? May langaw po ba? O ganito, ganyan. Sabi ko, hindi sir. Sobra pa sa langaw yung ano, yung nakita ko dito, sabi ko. Tapos tumingin siya sa akin, nakatingin siya sa akin. Ang time na yun, nakadiretso siya ng tingin. Ako naman yung nakayoko. Uh-oh. Kasi nga, the moment na mag-eye to eye contact ko sa kanya, automatically, that means I will kill him. Okay. Alam na niya that time. Alam na niya that time na hindi ako pangkaraniwang tao. So during that time, sinabi niya sa akin, sir, pasensyahan niyo na po. Hindi namin akalain na nandito kayo. Hindi namin alam na dito kayo kakain. Ipotoo manin ninyo. Yun yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, huwag ninyong ituloy ito. Sabi ko. Kasi mabuti na lang sana kung ako lang yung makakakita. Paano kung yung ibang kagaya ko ang makakita at ubusin kayong lahat dito? Actually, hindi laban yun. That was mere encounter. Nawalan ko sila. So they stopped doing that. They stopped serving human flesh. Tinatanong ko sa kanila, sabi ko yung maginagawa yan. Kasi gusto nilang magparami. Sabi ko, hindi ganyan ang ano. Kasi alam niyo, baka pag alam na alam niyo sa sarili niyo na kapag nagyanggaw kayo ng isang tao, pinaparusahan niyo siya, dinideprive niyo siya yung right niya na mabuhay na normal. Sabi ko, if there is someone willing, then natanggapin mo siya. Pero huwag kayong mamimilit. Kasi once na pinilit niyo yung isang tao, the moment na pinilit niyo maging aswang ang isang tao, that is an agony. That is an agonizing, excruciating, painful life para sa isang tao.